So ayan guys, mukhang nagka-problema yung aking gulong. So parang may tumutunog siya guys dito sa aking hulihang gulong. Hindi ko sure kung sa disc ba, kasi kakapalit ko lang kasi ng disc. So napudpud kasi yung disc ko. So ayan, second hand siya. Hindi ko sure kung oblong ba yung nabili ko, kasi pinalitan ko na rin siya ng brake pad. Yung kulay pula na ang CB, kasi yung nabili ko dati local, kaya madaling mapudpud. Pinalitan ko na din siya. So medyo may ingay siya, or parang may lagitik din, something na iba yung tunog niya eh. Parang hindi ko sure kung dito sa disc o sa bearing, pero ipapadouble check ko na ulit sa aking mekaniko kung ano ba yung sira nito. So mamaya pupunta ako dito sa motor shop sa pwesto ng aking mekaniko, papacheck ko itong aking gulong, yung disc saka yung bearing ko, o ano man na pwedeng maging cause ng ingay. So mamaya guys, update ko kayo kung ano ba ang problema na itong aking motor. So guys, isa na tayo sa may shop sa aking mekaniko. Kine-check niya na. Kasi tumutunog eh. Pinapaikot niya muna yung gulong guys, baka matrace niya kung saan ba nanggagaling yung tunog o yung ingay o langit-ngit ng aking gulong. Ha? Bearing din? Pero isa this? Bearing din. Bearing? Wala sa this. So yan guys, natapos na ng aking mekaniko ko yung pag-check up niya sa aking gulong. So napansin niya na bearing yung palitan ng aking gulong, kasi stuck na stuck na yung gulong ko at halos hindi pa siya napapalitan simula nung nabili ko. So magpa 5 years na siguro yung aking bearing na stuck. So yan, napapalitan ko na. So for sure wala nang ingay yung aking gulong. So hindi pala naging disc yung naging problema. So pinalitan na natin siya ng bagong bearing. Ayan guys, 301 tsaka 302 yung size ng bearing na pinabili niya. Isang set na siya, yung tatlong bearing yun sa loob ng hub. So ayan, ayan yung aking pinalit na tatak brand NSK. Ayan, tatlo siya guys. Ayan yung dalawang bilog na magkapareha sa dalawang gilid, side by side, tsaka ito yung nasa gitna. Ayan. So ayan, medyo may ingay siya kung naririnig nyo siya. Ayan, yun din nasabi kasi ng mekaniko ko, palitin na kasi, may kalug na, may ano na din. Ayan, kung naririnig nyo guys, ayan, may kalug nga siya. So ayan, pinapalitan niya na para bagong-bago yung bearing ko. Matagal na rin pang gamitan to. So ayan, kumakinakalug ko, may ingay siya. So ayan, kinakabit niya na. Mamaya testing niya kung may ingay pa ba o wala na. So sana okay na siya at magamit ko na maayos, kasi mahirap bumiyahin ng malayuan, lalo na pag sa dadaanan mo walang masyadong shop. So kung di ka ganun marunong sa motor o sa mga ganyang problema, laking abala siya guys, di ba? So ayan, habang hindi pa ganun kalala yung ano ng inyong mga gulong, ipa-double check nyo na sa inyong mekaniko para medyo safe yung mas safe yung biyahe nyo, di ba? Ayan, nakabit nyo na yung aking gulong. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mong kalimutan i-like and subscribe at click mo na rin yung notification bell para updated ka sa akin mga susunod na video. Thank you. At yan guys, natapos na ang pagkabit niya ng gulong. So probably wala na siyang maging problema. At wala na siyang maging ingay. Yan, ayos na guys. Wala nang ingay. Pinagawa ko na sa aking mekaniko, Empoy. Ay ka muna sa vlog ko, okay? Mukha ka lang dito. Mukha ka lang maningil to. Matagal ko ng mekanik ko to. Sulit, dito lang kayo magpagawa. Ayan, ayos na guys. Wala nang kayong ingay.
So bearing lang pala ang problema nung ano, gulong. Okay. Alas. Sa ingay.